papasok na sana ng lobby ng hotel na kanyang pinagtatrabahuhan si Shin. Nang harangin siya ng guard kaya kunot noon niya itong tinignan. Oh, bakit kuyang guard? Tanong niya rito at akmang lalampasan sana ito. Pero napigilan siya nito sa isang kamay. Sorry Shin, pero hindi ka na pwedeng pumasok sa loob ng hotel. Ha? Bakit naman hindi? Eh dyan ako nagtatrabaho. Anya, ipinagbili ng manager sa akin na sabihin sa iyong tanggal ka na raw sa trabaho. Ano? Hindi makapaniwalang bulalas niya. Sabay sapo sa kanyang noo. Paanong tanggal na? Bakit basta na lang nila akong tinatanggal? Hindi man lang nila sinasabi ko anong dahilan. Bakit hindi mo na nila ako kinausap? Kung kailan naman mas kailangan ko ng pera saka nila ginawa sa akin to. Eh hindi nga rin ako makapaniwala eh. Alam ko namang ginagawa mong mabuti yung trabaho mo. Teka, pinabibigay nga pala nila tong huling sweldo mo. Napatingin siya sa sobrang kinuha nito sa bulsa at iniabot sa kanya. Kaya kinuha niya yun at binuksan, saka binilang ang laman. Mahigit kalahating buong sweldo ko lang to ah. Hindi pa nila hinustong isang buwan eh ilang araw na lang naman at isang buwan na yon. Galit na wika niya sabay tingin ng masama sa gusaling kaharap. Hayaan mo na, at least nakuha mo pa rin ang huling sweldo mo. Malaking tulong na rin yan sa'yo sa paghahanap ng bagong trabaho. Anang gwardyo sa kanya pero napapailing na lamang siya. Hindi to sapat kuya. Kailangan ko pang magbayad ng apartment or else sa lansangan ako matutulog. Frustrated na sabi niya. Kita niyang nalungkot ang lalaking kaharap. Natila ba nakikisimpa siya sa kamalasan niya. Nasaan bang mga magulang mo? Ba't hindi ka humingi ng tulong sa kanila? Sa edad mong yan, dapat tinutulungan ka pa nila. At dapat ang nag-aaral ka pa ng kolehiyo. Puno ng lungkot siyang napabuga ng hangin. Kasunod ang mahinang pag-iling. Wala na akong mga magulang. Mag-isa na lang ako sa buhay. Sige kuya, alis na ako. Baka pati ikaw mawalan ng trabaho kapag patuloy kitang abalahin sa trabaho mo. Binuksan niya ang bulsa ng kanyang bagat, inilagay doon ang sobre, saka naglakad palayo. Shin! Tawag sa kanya ng mabait na gwardya, kaya nilingon niya ito. Laban lang! Kaya mo yan! Wika nito kaya napa-thumbs up siya at pilit na umiti bago nagpatuloy sa paglalakad. Habang sa daan, ay iniisip niya kung saan siya makakahanap ng bagong trabaho sa lalong madaling panahon. Baka kasi kung magtatagal siyang tambay, ay wala na siyang materhan at wala na rin siyang kakainin. Ayaw naman niya magpalaboy-laboy sa lansangan at mamalimos na anamoy isang pulubi. Lord, ano po bang kamalasan to? Pwede bang mag-request kahit konting blessing lang o himala na may magbigay ng trabaho sa akin? Please? Wala sa sariling sambit niya habang nakatingala sa langit. Miss Andres, ano ginagawa mo dyan? Bigla siyang napalingon sa sasakyang huminto sa kanyang gilid upang tignan kung sinong nagtanong sa kanya. Sir Hero, kayo po pala. Wala naman po. Nagdadasal lang po na sana may biyayang dumating sa buhay ko. Lalong-lalo na ngayon na wala na akong trabaho. Anya, sabay kamot sa kanyang pisngi. Ganun ba? Mukhang problema nga yan ah. Teka, saan ba ang punta mo? Alika, sumabay ka na sa akin. Alok nito sa kanya kaya nagdadalawang isip siyang tumingin rito. Sige po sir. Sayang naman ang pera kung ibabayad ko pa sa jeep. Kaya sasabay na lang ako sa inyo hanggang sa may kanto. Anya na, ikinatawa naman ng kanyang dating bisor. Sabay bukas ang pinto ng sasakyan para sa kanya. Mag-seatbelt ka. Wika nito nang makasakay siya sa kotse nito. Salamat sa libreng sakay sir ah. Sabi niya habang kinakabit ang seatbelt. You're welcome. Saad nito bago pinausad ang kotse. Siya naman ay umayos ng upo at isinandalang katawan sa kanyang kinaupuan. Sir, saan nga po pala kayo pupunta? Di po ba dapat ay nasa hotel kayo? Curious niyang tanong rito dahilan para sulyapan siya nito. Sinundan kita. Nakita ko kasing hindi ka pinapasok ng gwardiya sa loob ng hotel. Teka, ano ba talagang nangyari? Tanong nito kaya bigla siyang napayuko ng ulo. Biglang nag-init ang kanyang mga mata at parang maiiyak na hindi niya maintindihan. Tinanggal nila ako sa trabaho ng basta-basta na lang at hindi man lang sinabi kung ano bang dahilan. Kung kailan naman kailangan ko ng pera at trabaho, saka naman ito nangyari. Garalgal ang boses na wika niya.
Napatingin siya rito ng ihinto nito ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Tumingin ito sa kanya na puno ng pakikisimpatya. Ilang beses siyang napakurap ng punasan nito ang luhang tumulo sa kanyang pisngi. At pagkatapos ay hinawakan ng kanyang kamay sa kamarahang pinisil. Gaano mo kakailangan ng pera? Mayamay ay tanong nito sa kanya matapos bitawan ng kanyang kamay. Doon nakasalalay ang tirahan ko eh. Kapag hindi ko nabayaran yun, siguradong sa lansangan ako pupulutin. Regulasyon kasi yun ang may-ari. Kapag hindi ako nakabayad, kailangan mong umalis at iwan ang lahat ng gamit mo. Hindi naman sapat yung huling sweldo na natanggap ko para sa isang buwang upa. Lalo na, may kuryente at tubig pa yung kasama. Sir, baka may alam naman kayo naghahanap ng kahit kasambahay o kahit na ano. Sumandal muna ang binata sa kinauupuan nito. At pagkuway, sunod-sunod na umiling. Magpapaalipin ka sa ibang tao? Paano kung maltratuhin ka nila at gawa ka ng kung ano? Kung magpapaalipin ka na rin lang, mabuti pa'y sa akin na lang at kikita ka pa ng mas malaki. Anito, anong ibig mong sabihin, sir? Maangyang tanong rito. Be mine for one night. Just name your price. At agad-agad matatanggap mong pera sa oras na pumayag ka. Pakiramdam niya ay bigla siyang nangilabot sa sinabi nito. Naiiling niyang binuksan ang pinto ng sasakyan at bababa na sana nang muli itong magsalita. If ever na magbagong isip mo, tawagan mo na lang ako. O di kaya puntahan ako sa kondo ko. Alam mo naman kung anong oras ako umuwi. Wika nito kaya bumaba na siya ng sasakyan at walang lingon likod na naglakad palayo. Shin, malapit na ang deadline sa upa ng apartment. Ano na? Hindi ka pa nagbibigay ah. Tandaan mo, ayoko ng late kung magbayad. Kung hindi aalis ka rito na tanging suot mo lang ang dala mo. Paalala ni Mrs. Santiago kay Shin isang umaga nang makasalubong niya ito habang papasok siya sa loob ng gate at ito naman ay palabas. Mukhang may pupuntahan ito dahil pusturang pustura at pulang-pula ang labi. Huwag po kayong mag-alala, magbabayad po ako on time. Sagot na lamang niya sabay ngiti ng peke at akmang lalagpasan na sana ito pero muli pa itong nagsalita. Paano mo naman gagawin yon? Eh natanggal ka na sa trabaho mo. Saan ka kukuha ng 7,000 ora-orada? Anito kaya napayuko siya ng ulo. Tama naman ito. Saan nga ba siya kukuha ng 7,000 eh? Wala na nga siyang trabaho. Pero ganun pa man ay taas noon niya itong sinagot. Babayaran ko ho kayo bago ang mismong deadline. Huwag kayong mag-alala, may pagkukuhanan ako ng pera. Sabi na lamang niya. Matagal rin niyang pinag-isipan ang alok ni Hiro. At ngayon ngayon nakapag-desisyon na siya. Tatanggapin na niya ang alok nito ng pikit mata. Isang gabi lang naman at ang maganda rito, siya ang magbibigay ng presyo at sisiguraduhin niyang sulit ang ibabayad nito sa kanya. O siya, aasahan ko yan ha. Huwag mo sanang sirain ang tiwala ko sa'yo. Papano, maiwan na kita? Ako'y makikipagkita pa sa aking nobyo. Anang masungit na babae bago siya iniwan. Napapangiwi naman niya itong sinunda ng tingin. Pagkuway naiiling na naglakad patungo sa kanyang apartment. Pagpasok niya ay agad niyang hinagilap ang kanyang cellphone at tinawagan si Hiro. Unang ring pa lang ay sinagot na agad nito ang tawag niya at tila expected nito yun. Pumapayag ka na ba? Tanong nito nang sagutin ang kanyang tawag kaya nakagat niya ang kanyang labi. Oo, mukhang wala na akong choice kung hindi pumayag sa gusto mo eh. Pupuntahan na lang kita sa kondo mo mamayang gabi. Anya. Alright, see you later then. I'll hang up this call. I'm in a meeting right now. See you. Pagkasabi nun ay nawala ito sa kabilang linya. Pero yung kanyang cellphone ay nakalapat pa rin sa kanyang tenga habang nakatitig siya sa labas ng bintana. Kaya ko to. Wika niya sa sarili para palakasin ang kanyang loob. Inilapag niya ang cellphone sa ibabaw ng cabinet at pabagsak na inhiga ang katawan sa kutsyon at matamang tinitigan ang kisame. Wala naman sana siyang problema kung hindi siya natanggal sa trabaho ng boss niya. Wala naman kasi siyang matanda ang maling ginawa kaya talagang katakataka ang nangyari sa kanya. Pero ano pa nga bang magagawa niya? Nangyari na eh. Ayaw na rin niyang palakihin ang issue kung sakaling magreklamo siya sa may-ari ng hotel. Siguro maghahanap na lang siya ng trabaho. Mas maganda at mas maayos kung magpasweldo ang amo. Yung hindi basta-bastang nagtatanggal ng empleyado na wala namang dahilan. Sana makahanap ako ng ganun. Bulong niya.
Maya-maya ay tumunog ang kanyang cellphone, kaya inabot niya yun at tinignan kung sinong nagpadala ng mensahe sa kanya. Ano? Seryoso? Pinapapunta na agad niya ako sa kondo niya? Atat lang? Kay aga-aga pa eh. Ano naman ang gagawin ko sa kondo niya ng ganitong oras? Tanong niya sa kawalan matapos basahin ang mensahe ni Hiro. Anong gagawin ko sa kondo mo? Ang aga-aga pa eh. Inis niyang reply kay Hiro, pero hindi pa nagtatagal ang reply niya, ay nakapag-reply na agad ito sa kanya. Gusto kong nandun ka na bago ako umuwi. I-text mo ko kapag nakarating ka na. Basa niya sa text nito. Fine! Atat ka! Tingnan ko lang kung kayanin mong hihingin kong kabayaran sa'yo. Siguradong mamumulubi ka. Pag-reply niya. Nakalimutan mo na bang mayaman ako? I can pay you even 6-digit pa yan. Basta pumunta ka na ron. See you later, baby Sheen. Reply nito. Base sa kanyang pagkakabasa, ay tila nangiinis pa ito. Naiiling na lamang siyang napatayo matapos basahin ang huling reply nito. Wala nga pala siyang karapatang magreklamo dahil siyang may kailangan dito. Pero hindi niya akalain na handa itong magbayad ng malaki. Matikman lang siya. Sa bagay, walang mahal sa lalaking mahilig tumikim ng ibang putahe. Isang buong gabi lang naman niya akong makakasama dahil bukas, hindi na ulit kami magkakilala. Bulong niya. Inilibot niya ang kanyang paningin sa kabuuan ng kanyang silid. Katamtaman lang ang laki noon at kompleto sa gamit at may sariling banyo. May maliit na kusina at sala, kaya alam niyang hindi na siya lugi sa 7,000 upa buwan-buwan. May TV at maliit na ref, may dalawang electric fan, isa sa sala at isa sa kanyang silid, at unlimited ang daloy ng tubig. Kaya ayaw niyang umalis sa kanyang inuupahang apartment, kahit pa may kasungitan ng landlady niya. Isa pa, ilang taon na rin siyang naninirahan doon simula nang mawala ang kanyang mga magulang dahil sa isang aksidente. Pero pass is pass, wala na siyang magagawa kung hindi tanggapin ang kanyang kapalaran at harapin ang kasalukuyang problema financially. Makapag-ayos na nga nang makaalis na, bulong niya. Lumapit siya sa kanyang closet at namili ng susuotin. Nang makapili, ay ipinatong niya yun sa ibabaw ng kama at saka kinuha ang tuwalya bago pumasok sa loob ng banyo. Kahit apartment lang ang kanyang tinitirhan, sosyaling naman dahil may shower, kaya ang laki ng binabayaran niya sa tubig eh. Pero okay lang naman sa kanya, at least nababayaran niya on time ang dapat na bayaran. Habang nagsha-shower, ay todo kuskus siya ng sabon sa kanyang katawan. Nilinis niya ng mabuti ang dapat linisin, lalo na ang kanyang perlas. Ayaw naman niyang mag-amoy ano yun. Pulaan pa siya ni Hiro ng dahil doon. Kaya kung ilang beses siyang gumamit ng feminine wash sa parting yon. Nang makontento ay nag-shampoo na siya ng buhok bago nagbanlaw. Pag-uwi, nagtapis siya ng tuwalya at lumabas na ng banyo upang magbihis at nang makaalis na siya. Kapapasok lamang ni Hiro sa kanyang unit pero naagaw na agad ng babaeng mahimbing na natutulog sa sofa ang kanyang atensyon. Nakasuot ito ng kanyang t-shirt na medyo basa pa ang buhok, kaya maingat siyang lumapit rito at tumayo sa harapan nito. Hinagod niya ito ng tingin mula ulo hanggang paa. Ang kutis nito ay malaporselana at may bilugang hita at mahahabang binti na hindi man lamang niya kakikitaan ng kahit maliit na pilat. Mukhang alagang-alaga talaga ng dalagang katawan nito, niwala man lang bakas ng baby fats. Kung alam lang nito kung gaano niya ito pinagpapantasyahan araw at gabi, baka takbuhan siya nito. Pero hindi niya hahayaang mangyari yon. Hindi niya sasayangin ang kanyang pagkakataon na maangkin ito ng malaya. At sa gabing yon, ay susulitin niya ang bawat oras na nasa kanyang mga bisig ito. Inilupag niya ang kanyang gamit sa kabilang sofa at saka hinubad ang suot na coat. Sinunod niya ang kanyang necktie at binuksan ang apat na botones ng kanyang long sleeves bago naupo sa tabi ng dalaga. Inamoy-amoy niya ang buhok nito at pagguway ang leeg naman nito. Wake up, sleepyhead. Bulong niya rito bago ito sinimulang halik-halikan sa may tenga. Gumalaw naman si Sheen at marahang nagmulat ng mga mata. Pero ni hindi man lang niya ito kinakitaan ng gulat nang tumingin ito sa kanya. Mukhang handang-handa na talaga ito na ibigay ang sarili sa kanya. Hindi ba muna tayo kakain bago magsimula? Nagluto kasi ako ng dinner eh. Nabuhusan pa nga ako ng adobo sauce. Oo nga pala, pasensya na kung pinakailaman kong damit mo. Hindi na nito natapos ang sasabihin
nang angkinin niya ang labi nito. At first ay natigilan ito sa kanyang ginawa, pero tumugon din ito kalaunan. Alam niyang hindi siya ang first kiss nito dahil alam niyang nagkaroon ito ng nobyo. At base na rin sa kung gaano ito kahusay tumugon sa bawat galaw ng labi niya. Pero ang isiping hindi siya ang first kiss nito ay nagpapainit sa kanyang ulo. Habang abala ang mga labi nila, ay malaya naman ang kanyang mga kamay na haplusin ang buong katawan ng dalaga. At sa wakas ay naangkinan niya ang katawan ng matagal na niyang pinagnanasahang dalaga. Iika-ika habang naglalakad palabas ng kwarto ni Hiro si Shin. Hindi pa sana siya babangon pero bigla siyang nakaramdam ng gutom at uhaw. Dahil hindi na sila nakapag-dinner na binata noong nakaraang gabi. Hindi na kasi siya tinigilan nito. Matapos kasi siya nitong angkinin sa sala, ay dinala siya nito sa kwarto at doon ay ilang beses pa siyang inangkin nito bago tinigilan. Hindi na nga niya alam kung anong oras siya nakatulog dahil sa sobrang pagod at pananakit ng kanyang katawan, lalo na ng kanyang pomelo. "Good morning, honey. You're awake. Kamusta ang pakiramdam mo?" Tanong sa kanya ni Hiro nang salubungin siya nito sa salas na may malawak na ngiti at mukhang energetic na energetic ang itsura. "Heto, paika-ika. Bakit pala nandito ka? Di ba may trabaho ka?" Tanong niya rito pero sa halip na sagutin ng kanyang tanong, ay bigla na lamang siyang binuhat nito patungo sa kitchen. "I just want to take care of you. Bukas na lamang ako papasok sa trabaho. Isa pa, sikasuhin kong pinapatayo kong mall." Sagot nito saka siya marahang ibinaba pa upo sa isang silya. Itinihaya nito ang plato na nasa kanyang harapan at nilagyan ng kanin. "Mukhang naghahanda ka na para sa future mo at na magiging pamilya mo ah. Maganda yan. Tutal, mukhang nasa tamang edad ka na para mag-asawa at magkaroon ng mga anak." "Ako kasi, hindi na sigurado kung may lalaking tatanggap pa sa akin in the future. Kasi hindi na ako birhen." Napansin niyang napahinto ito sa paglalagay ng ulam at matamang tumitig sa kanya. Tila ba may gusto itong sabihin pero hindi nito masabi. O wala na itong lakas ng loob kaya naupo na lamang ito sa katabi niyang silya at nag-umpisang subuan siya. "Ang gwapo mo pala lalo kapag malapitan," anya habang titig na titig sa mukha nito. Ngumiti naman ito kaya nakita niyang mapuputi at pantay-pantay nitong mga ngipin. Palibhas ay madalang niya itong makita sa hotel kaya hindi niya ito masyadong natititigan. Kung makita man niya ito ay saglit lang at halos sulyap lang na maituturing. "Oh, baka ma-inlove ka na niyan sa akin." Biro nito kaya bigla siyang natawa. "Pero kung dito rin lang siya mai-inlove, bakit naman hindi? Gwapo, mabait, matangkad, maganda rin ang katawan, may malaking magic stick at reddish lips na parang laging nangaakit. Mapungay ang kanyang mga mata, makapal na kilay at may matangos na ilong. Halos hindi naman ganun kalaki ang agwat ng kanilang edad. At isa pa, financially stable na ito. Kung itong magiging asawa niya, siguradong hindi na siya maghihirap maghanap ng trabaho. Ayokong ma-inlove sa lalaking girl magnet. Masyado kang gwapo para sa akin. Baka hindi pa tayo nakaka-walmik bilang mag-jowa eh, may iba ka na agad." Anya kahit nataliwas sa kanyang totoong iniisip. Sinubukan niyang kunin ang kutsarang hawak nito para siya nang magsusubo sa sarili. Pero iniiwas nito yun sa kanya. "Kapag inagaw mo to sa akin, nahalikan kita. At kapag hinalikan kita, siguradong sa kwartong bagsak natin. Pero pwede rin dito na lang. Malaki naman ang mesa para na rin mabinyagan ng kitchen. Tutal, nabinyagan na natin ang salas." Pilyong sabi nito. Pero sa halip na mainis o mabastusan sa sinabi nito, ay bigla na lang siyang natawa. "Ikaw talaga, ang sakit pa nga ng ano ko eh. Tapos iyan na naman ang nasa isip mo," reklamo niya. "Pasensya na kung nabigla kita kagabi. Hindi ko lang napigilan ang sarili ko. Alam mo na, excited. Anyway, salamat sa magandang gift. Dahil doon may bonus ka sa akin." Anito kaya tinanguan niya ito at inagaw rito ang kutsara. "Hindi ako mabubusog sa ginagawa mo. Pagkatapos kong kumain, uuwi na ako. Mukhang kailangan ko ng mahaba-habang pahinga," wika niya. "You can rest here naman. Umuwi ka na lang kapag mabuti ng pakiramdam mo." Swestyon nito pero duda siya sa sinabi nitong makakapagpahinga siya sa bahay nito. Baka habang tulog siya ay bigla na lang siyang tusukin ang magic stick nito. "Ay nako, sa apartment na lang. Isang gabi lang kasi ang usapan natin. Saka baka sa halip na makatulog ako at makapagpahinga ay bigla mo na lang akong tusuk-tusukin ang magic stick mo."
Inabot niya ang baso ng juice at bahagyang uminom, saka ipinagpatuloy ang kanyang pagkain. Kung ayaw mo din, ihatid na lang kita. Mahirap na kung magkukumit ka ng ganyan na paika-ika ka. Mahihirapan ka lang sumakay. Samantalang kung ihahatid kita, diretsyong biyahe mo at makakapagpahinga ka pa. Okay, kung iyan ang gusto mo, hindi ako tatanggi. Tutal tama ka naman. Ilang beses din ako nagpapalipat-lipat ng jeep bago makarating dito. Ang mahal kasi ng taxi. Wika niya sabay inom ng tubig nang makaramdam siya ng pagkabusog. Good. Anyway, I like your adobo. Hindi ko alam na ang sarap mo pala magluto. Ang dami kong nakain kanina pagising ko. Hindi na lang kita ginising eh dahil ang sarap ng tulog mo. So sobrang sarap na hindi ka man lang nagising na ang kinin kita. Naning kita mga matang kinurot niya ito sa braso. Pero nginitian lang siya nito at biglang hinalikan. Isang kurot, isang halik. Wika nito kaya itinaas niya ang kamay at akmang tatampalin nito. Pero natigilan siya sa sinabi nito. Oh, isang tampal ang katumbas ay ungol. Any violent reaction honey, ah, may katumbas na parusa. Madaya. Teka, paano pala yung supa mo? Makikita yung bloodstain. Anya nang bigla niyang maalala na doon nga pala sila unang beses gumawa ng milagro. Sa laki ng silid nito ay sa sofa pa talaga. Nahirapan tuloy siya ng husto sa pwesto niya nung nagdaang gabi. Don't think about it. May maglilinis naman nun. Alika, iyahatid kita sa kwarto para makapagbihis ka. Or kung gusto mo naman eh, ako na lang magbibihis sa'yo. Total, wala ka namang maitatago sa akin. Saad nito. Bago pa man siya nakasagot ay nabuhat na siya nito palabas ng kusina at dinala sa silid nito. Naghahanda na sa pagtulog si Shin nang may marinig siyang sunod-sunod na katok mula sa kanyang apartment. Sino naman kaya yun? Gabing-gabi na. Bulong niya. Bumaba siya ng kama at isinuot ang kanyang tsinelas saka lumabas ng kwarto. Pagdating niya sa sala ay dumiretso na siya sa pinto at kunot ang noong binuksan yun. Oh, Sir Hiro, anong ginagawa mo rito? Paano ka nakapasok sa gate? Saka, uminom ka ba? Sunod-sunod niyang tanong rito. Pinapasok ako ng landlady mo. Sagot nito, saka dire-diretsyong pumasok sa loob ng kanyang apartment. Kaya nasundan na lamang niya ito ng tingin. Naupo ito sa sofa at nag-umpisa ng hubarin ng suot nitong leather jacket at ipinatong na lamang sa tabi nito. Sinuhulan mo siya no, kaya kanya pinapasok? At bakit dito ka dumiretso? Bakit hindi dun sa kondo mo? Nakapamewang niyang tanong pero sinulyapan lamang siya nito at nahiga na sa sofa. Malapit lang kasi rito ang bar na pinuntahan ko, kaya naisip kong dumiretso na rito. Total, miss na rin kita, saka hindi ko na kayang mag-drive ng malayo. Anito. Tsaka oo, sinuhulan ko yung landlady mo para papasukin niya ako. Pera lang naman ang katapat niya. Dagdag pa nito. Naiiling na lamang siyang isinarang pinto at inilak bago ito nilapitan. Bakit mo naman ako mamimiss? Wala naman tayong relasyon. Gusto mo bang kumain? Ipaghahain kita. Kape gusto mo? Tanong niya rito habang nakatayo sa harapan nito. Napansin niyang titig na titig ito sa kanya. Kaya nag-iwas siya ng tingin dito. May kakaiba kasi siyang napansin sa mga mata nito. Lalo na sa uri ng mga titig nito. Maya-maya ay napasulyap siya rito nang maramdaman niyang bumangon ito at hawakan ng kanyang kamay. Hindi mo ba ako na-miss? Ilang araw na rin simula nung huli tayong magkita. At sa loob ng ilang araw na yun ay ilang beses kong tinanggang puntahan ka rito. Pero pinipigilan ko ang sarili ko. Pag-amin ito. Marahan siyang hinatak nito palapit dito hanggang sa mapaupo na lamang siya sa kandungan nito. Aalis na sana siya sa pagkakaupo pero mabilis nitong naipulupot ang mga braso sa kanyang bewang. Hiro, ano ba sa tingin mong ginagawa mo? Tanong niya rito pero hindi ito sumagot. Sa halip ay sinakop nito ang labi niya at mariing hinalikan. Nang hindi siya tumugon ay kinagat nito ang kanyang pangibabang labi at malayang ginalugad ang loob nito. Tila may sarili namang isip ang kanyang mga braso. Dahil kusa siyang pumulupot sa leeg nito. Unti-unti na rin siyang nadadala sa ginagawa nito sa kanya. Hanggang sa namalayan na lamang niyang nadadala na rin siya sa maiinit na halik nito. Nang pakawalan nito ang labi niya ay para siyang hapong-hapo
at pilit na hinahabol ang kanyang hininga. Ito naman ay nakatitig sa kanya at puno ng pagnanasa ang mga matang hinaplos ang kanyang pisngi. Hindi naman niya napigilang mapapikit at namnamin ang atensyong ibinibigay nito sa kanya. I want you, Shin. Bulong nito. Hindi naman siya nagulat sa sinabi nito dahil kitang-kita niya ang pagnanasa sa mga mata nito. Tumango siya at pagkuway umalis sa kandungan nito. Tumayo siya at hinawakan ito sa kamay, saka hinila patayo at iginiya patungo sa kanyang silid. Doon ay muli niyang ipinagkaloob ang kanyang sarili sa binata. Siguro nga ay nababaliw na siya dahil sa kanyang ginawa. Aminin man niya o hindi, pero alam niya sa kanyang sarili na kusang loob siyang nagpaangkin dito. Pwede naman kasi siyang tumutol sa gusto nito, pero hindi niya ginawa dahil gusto rin niya. Nagsisisi ka ba na muli kang nagpaangkin sa akin? Tanong nito habang mataman siyang nakatitig sa kisame. Napansin siguro nito na sobrang tahimik niya, pero hindi ibig sabihin nun na hindi siya nag-enjoy sa kanilang ginawa. Hindi lang niya akalain na habang tumatagal ay mas lalo itong gumagaling sa pagpapaligaya na animo'y laging sabik sa kanya. Bakit mo naman nasabi? Tanong niya rito at bahagyang bumangon. Hindi niya alintana kung makita nito ang kanyang katawan. Kanina ka pa kasing tahimik. Iniisip ko nga na baka napilitan ka lang pagbigyan ng gusto ko. Anito, kaya tuluyan na siyang napabangon at seryoso itong tinitigan. Kapwa natin ginusto to, Hiro. Hindi mo naman ako pinilit at mas lalo hindi ako napilitan lang. Ginusto ko magpaubaya. May nakikita ka ba sa mata ko na nagsisisi ako? Tanong niya rito kaya napatitig ito sa kanyang mga mata. Wala. Sagot nito makalipas ang ilang sandali. Ngumiti naman siya rito at dinampil nito ng halik sa labi bago bumalik sa pagkakahiga at umunan sa braso nito. Hindi libre ang ginawa natin. Biro niya rito habang pinaglalaroan ng daliri ang dibdib nito. Tell me kung magkano para maibigay ko sa iyo ang kabayaran bukas na bukas rin. Seryosong saan nito kaya sinulyapan niya ito. Biro lang, ang seryoso mo naman. Matulog na nga tayo. Maaga pa akong aalis bukas para maghanap ng trabaho eh. Naghihikab na sabi niya rito. Why do you need to work? Pwede naman kitang suportahan. Bakit ka magpapakahirap magtrabaho kung sa bawat gabing kasama mo ko, malaki naman ang kikitain mo? Kunutang noon niyang hinarap ito. Hindi niya kasi ito maintindihan. Ano bang ibig mo sabihin? Pwede bang diretsuhin mo na lang ako? Huwag ka nang magpaligoy-ligoy. Anya. Be my bed partner. Halos manlaki ang kanyang mga mata sa sinabi nito. Bed partner? Seryoso ka ba? Tanong niya rito sabay bangon. Naupo siya sa tabi nito at pinakatitigan nito. I'm serious. Pero kailangan mong tumira sa kondo kasama ko. Wala ka namang ibang gagawin kung hindi ang ibigay ang pangangailangan ko bilang lalaki. Buhay rin na ka pa. Wala rin namang pinagkaibang ginawa natin ngayong gabi sa inaalo ko sa'yo. But it's up to you. Hindi naman kita pipilitin kung ayaw mo. Pagkasabi nun ay bumangon na ito at bumaba ng kama. Niwala man lang itong pakialam kung nakalantad sa kanyang paningin ang magic stick nito o ang maging kabuuan ng malaking bulto ng pangangatawan nito. Puno ng pagtataka si Hiro nang makitang naka-unlock ang pinto ng kondo niya. Ang alam niya ay inilak niya yon mabuti bago pumasok sa trabaho. Kaya malaking katanungan para sa kanya kung sinong nagbukas nun. Wala naman kasing may ibang alam ng password ng pinto niya kung hindi siya. Hindi kaya may nakapasok na magnanakaw sa pamamahay ko? Bulong niya. Pero imposible naman yun dahil mahigpit ang seguridad sa kondominium kung saan siya nakatira. Para makasiguro ay marahan niyang binuksan ang pinto at buong ingat na pumasok sa loob. Pero natigilan siya nang makita ang ayos ng kanyang unit. Ang bintana ay nagkaroon ng puting kurtina. May indoor plants sa center table at scented candles. Iba na rin ang bihis sa mga cushions at may magandang painting na nakadisplay sa likod ng sofa. Nangingintabang sahig at nasa tamang ayos na mga magazines na hilig niyang basahin. Pero ang mas pumukaw ng kanyang atensyon ay ang amoy ng paborito niyang adobo. Iisa lang naman ang taong alam niyang mahilig magluto ng adobo. Walang iba kung hindi si Shin. Simula ng gabing inalok niya itong tumira sa kondo niya, ay hindi na ulit sila nagkita. Hindi naman tutumanggi at hindi rin naman umuo sa alok niya nang umalis siya sa apartment nito.
Masyado na rin siyang naging abala sa kanyang trabaho at nakalimutan na itong tawagan. Kahit padalhan ng mensahe at inaamin niyang miss na miss na niya ito. Inilapag niya ang kanyang mga gamit sa sofa at hinubad ang suot na coat and necktie. Itinupi niya hanggang siko ang manggas ng suot na long sleeves, saka hinubad ang sapatos at medyas. Pagkatapos ay maingat siyang nagtungo sa kusina. Pero pagdating niya ron ay wala naman si Shin. Pero may nakahaing pagkain sa mesa at may dalawang platong nakahanda. Pinagluto niya lang ba ako at ipinaglinis? Kaya siya pumunta rito? Wala sa sariling tanong niya. Pero napatingin siya sa kanyang bewang nang may brasong pumulupot doon. Yan, yan sana ang bala ko pero nagbagong isip ko eh. Namiss mo ba ako? Tanong sa kanya ni Shin. Inalis niya ang mga braso nitong nakapulupot sa kanya at marahan itong hinila papunta sa kanyang harapan. Parang natuyo yatang bigla ang kanyang lalamunan nang makita kung ano lang suot nito at medyo basa-basa pang buhok. Oh, bakit? Maang nitong tanong nang mapansin na natameme siya, sabay suri sa sarili. Kailangan ba talagang ganyan ang suot mo? Manipis na sando at never mind na nga lang. Paano ko nga pala nakapasok rito? Tanong niya rito. Bakit ko naman sasagutin ang tanong mo? Eh hindi mo naman sinasagot ang tanong ko kung namiss mo ba ako o hindi. Saka ano namang masama sa suot kong sando at cycling? Tanong nito. Wala namang masama sa suot mo. Bukod sa nagwawala ang magic stick ko habang nakatitig ako sa'yo. And of course, I missed you. Naging abala lang ako sa trabaho kaya hindi kita napupuntahan sa apartment mo. O di kaya natatawagan. Teka, kung nandito ka ngayon ibig bang sabihin ay payag ka na sa alo ko sa'yo? Dito ka natitira sa kondo ko kasama ko? Tanong niya rito na alanganing tinanguan nito. Dito ako titira kasama mo. Pero kailangan mo akong bigyan ng trabaho. Nabalitaan kong magbubukas na ang mall na pinapatayo mo. Baka pwedeng mag-apply bilang sales lady? Anito na, ikinakunot niya ng noo. Bakit ba gusto mo pang pahirapan ang iyong sarili? I told you, dito ka lang tumira kasama ko, magiging buhay rin na ka. Hindi mo kailangang magtrabaho. Mariingwi ka niya. Gusto kong kumita sa paraang gusto ko. Pero kung ayaw mo, sige lalayas na lang ako at babalik na sa apartment ko. Bahala ka mag-isa rito. Inis na saan nito kaya napabuga na lamang siya ng hangin. Okay, okay, you win. Bibigyan kita ng trabaho pero hindi bilang isang sales lady, kung hindi bilang PE ko. Bibigyan mo pa ako ng sakit ng ulo kung sales lady ang trabaho ibibigay ko sa'yo. Siguradong pagpepiestahan ka ng mga lalaki kung doon kita ia-assign. Anya, sabay hapit sa bewang nito. Ang possessive mo na ngayon ah. Pero okay na rin ang pagiging PE mo. At least trabaho pa rin yon. Hindi yung nakatunga nga lang ako dito buong maghapon at naghihintay sa pag-uwi mo. Bakit nga pala late ka na umuwi? Diba 5:30 PM nandito ka na? Huwag mong sabihin na may ibang kuweba ka nang pinasok ha? Tanong nito. Tss, ba't naman ako papasok sa ibang kuweba? Tanong niya rito pero nagkibit-balikat lang ito. At kumawala sa kanya. Baka sawa ka na sa mining ground mo. Halika na nga. Kumain na tayo at nagugutom na ako. Yaya nito sa kanya kaya naupo na lang siya sa kanyang pwesto. Aabutin sana niyang nilagyan ng kanin pero naunahan siya nito. At ito na ang naglagay sa kanyang plato pati ng ulam. Salamat hon. Anya na tinanguan lang nito habang nagsasali ng juice sa baso. Matagal ko nang napapansin na tinatawag mo kong honey or hon. Endearment mo ba yun sa akin? Tanong nito nang matapos itong ilapit sa kanya ang baso ng juice. Ang pangit naman kung Shin lang itatawag ko sa'yo, diba? Dapat, kasing sweet mo kagaya ng honey. Bakit? Ayaw mo ba? Tanong niya rito pero nagkibit-balikat lang ito at naupo sa katabi niyang silya. Ang sarap talaga ng adobo mo. Komento niya. Salamat! Anito, habang naglalagay ng kanin sa plato nito. Siya naman ay pasimple itong pinagmamasdan habang kumakain. Pakiramdam kasi niya ay para silang mag-asawa dahil sa pag-aasikaso nito sa kanya. Miss na miss na kasi niya ang dating mga ginagawa nito mula pag-aasikaso sa kanya, sa bahay at paghahanda nito ng pagkain para sa kanya. Kapag na-inlove ka sa akin, walang sisihan ha? Hindi tumitinging sabi nito, kaya napangiti siya. Kung mai-inlove ako sa'yo, baka sabihin ko pang napakaswerte ko. Hindi ka lang maganda at sexy. Magaling ka pang mag-asikaso. Every man's dream.
Komento niya sabay kindat dito nang tumingin ito sa kaniya. Kasalukuyang nagkakasiyahan ng lahat sa grand opening ng mall ni Hiro. Pero si Shin ay tahimik lamang na nakamasin mula sa malayo habang nakatingin sa binata na napapaligiran ng mga nagagandahang kababaihan. Pakiramdam niya may kung anong sumusunod sa dibdib niya habang matamang nakatitig sa binata na kulang na lang ay lingkisan ng mga babaeng nakapaligid dito. Selos? Siguro nga. Nasanay kasi siyang nasa kanya lang ang buong atensyon nito simula nang tumira siya sa kondo nito. Parang Reyna nga kung ituring siya nito dahil sa pag-aasikasong ginagawa nito. Pero unti-unti ring nagbago yon nang maging abala ito sa paghahanda para sa araw na ito. Madalas, gabi na ito kung umuwi at pagod na pagod. Minsan nagigising na lang siya sa umaga na nakaalis na ito at hindi man lang nagpapaalam. Pero naiintindihan naman niya ito. At ano bang karapatan niya para humingi ng atensyon at oras dito? Wala naman silang relasyon. Tanging tawag lang ng pangangailangan sa isa't isa ang meron sila. Yun lang at wala nang iba. Bahagya siyang umiti rito nang lumingon nito sa kanyang gawi. At pagkuway, umalis na siya sa kanyang kinatatayuan at lumabas ng mall. Naupo siya sa bench na nasa gilid at pinagmasdan ng mga dumadaang sasakyan. Discounted ang mga items ngayong araw. Kaya hindi siya nagulat kung bakit halos dagsain na ang mga mamimili ang mall. Mula sa first floor hanggang third floor ay puno ng mga shoppers. May narinig pa nga siyang nagre-reklamo dahil may items na mabilis ma-sold out. Why are you here? Mainit dito, hon. Ani Hiro nang maupo ito sa kanyang tabi. Mas mabuti na rito kaysa sa loob at nakikita ko kung paano ka makipag-flirt sa mga babaeng nakapaligid sa'yo. Sagot niya na hindi man lang tumitingin dito. Rinig niyang bumuntong hininga ito at pagkatapos ay hinawakan ng kanyang kamay at bahagyang pinisil. Hindi naman ako nakikipag-flirt sa kanila. I know hindi na kita masyadong napagtutuunan ng pansin dahil naging abala ako. Pero babawi ako sa'yo pagkatapos ng araw na to. Pangako. Alam mo naman na ikaw lang babae sa buhay ko, diba? Kaya huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Huwag ka na rin magtampo. Binawi niya ang kanyang kamay dito at humalukip-kip. Hindi mo naman kailangang bumawi eh. At mas lalong hindi mo kailangang magpaliwanag. Hindi mo rin naman kailangan ng pagtuunan ako ng pansin. O di kaya, itanggi na nakikipag-flirt ka sa kanila. Kahit na obvious naman. Wala rin naman akong karapatang magtampo dahil wala naman tayong relasyon. Karapatan mong gawin ang kahit na anong gusto mo. At wala akong karapatan ng pigilan ka. Remember, hindi mo naman ako girlfriend. Hindi naman ang pagiging nobi ang inalok mo sa akin. Kung hindi ang maging partner in bed mo. Sige na, mauna na akong umuwi. And, congrats dahil successful ang grand opening ng mall mo. Masaya ako para sa'yo. Bumalik ka na rin sa loob. Baka hinahanap ka na nila. Tumayo na siya at inayos ang nagusot na bestida. Bago sinulyapan si Hiro na matamang nakatitig sa kanya. Pagkuway tumayo na rin ito at naiiling na bumalik sa loob ng mall. Kaya nasundan na lamang niya ito ng tingin. Hanggang sa tuluyan na itong makapasok sa loob ng gusali. Ni hindi man lang ako pinigilan, sira ulong yun ah. Bulong niya habang nakatitig sa entrance ng mall. Hindi tuloy niya mapigilang makaramdam ng inis dito. Pumara siya ng taxi at nagpahatid pa uwi ng kondo. Pero pagdating doon ay wala naman siyang maisip na gagawin. Kaya nagpa siya na lamang siyang dalawin ang puntod ng kanyang magulang. Nang makarating sa sementeryo ay agad niyang sinindihan ang mga kandila. At saka nag-alay ng panalangin. Pagkatapos ay naupo siya sa damuhan. At nagsimulang magkwento na kinagawian na niya sa tuwing dumadalaw sa puntod ng kanyang mga magulang. Lahat ng nangyari sa kanya ay kinuwento niya sa mga ito. Na sa sobrang haba ay hindi na niya namalayan ng paglipas ng oras. Kung hindi tumunog ang kanyang cellphone ay hindi pa niya malalaman kung anong oras na. Alas 5 na pala? Anya bago binasa ang text ni Hiro na hindi na niya pinagkaabalahan pang replyan. Sinabi lang naman ito sa text na gagabihin ito ng uwi, na hindi na bago sa kanya. Tumayo na siya mula sa pagkakaupo sa damuhan at nagpaalam sa puntod ng kanyang magulang, bago tinahak ang daan palabas ng sementeryo. Saktong paglabas niya ng gate ay may nakahintong taxi, kaya sumakay na siya at inutusan itong ihatid siya sa kondo ni Hiro. Ma'am, traffic, nagmamadali po ba kayo? Tanong ng taxi driver sa kanya. Hindi naman ho kuya. Sagot niya kaya napatungo na lamang ito at itinuon ang atensyon sa kalsada habang hinihintay na umusad ang mga sasakyan.
At para hindi mainipay, naglaro na lamang muna siya ng mobile game sa kanyang cellphone. Nag-e-enjoy na siya sa paglalaro ng mag-ring ang kanyang cellphone. Kaya inis niya itong sinagot. Ano? Bungad niya kay Hero nang sagutin ang tawag nito. Nasaan ka ba? Bakit wala ka rito sa bahay? Gabi na! Inis na tanong nito sa kanya kaya sinulipan niya ang driver. Nandito sa taxi malapit sa sementeryo kung saan nakalibing ang magulang ko. Sa gitna ng matinding traffic. Oh, nasagot ko na ba ang tanong mo? Inis niyang tanong rito. Pupuntahan kita dyan. Malakas siyang napatili ng may kung anong sumabog. Ilang kotse lang ang layo sa kanila. Sa gulat ay bigla niyang nabitawan ang kanyang cellphone at napayuko. Ma'am, okay lang po ba kayo? Kailangan natin bumaba ng taxi. Anang driver sa kanya. Mabilis itong bumaba ng sasakyan at pagkaway binuksan ng pinto sa kanyang kinaroroonan at hinila siyang palabas. Manong, yung phone ko! Anya sa driver. Ma'am, huwag niyo nang isipin yung cellphone. Mas mahalaga ang buhay natin. Anito habang hatak siya palayo ng taxi. Ano po ba yung sumabog? Tanong niya rito nang makalayo sila at nakipagsiksikan sa mga ibang motorista na nagsibabaan ng kanya-kanyang sasakyan. Yung isang kotse, ma'am, mukhang nag-overheat ang makina kaya sumabog. Sineswerte tayo at medyo malayo sa atin. Anito kaya nilingon niya ang naglalagablab na kotse. Mabuti na lamang at medyo malayo sa kanila, kaya hindi sila nadamay. Puno ng pag-aalala para kay Shin ang bumaba ng kanyang sasakyan si Hero. Matapos niyang ihinto malayo sa karamihan. Paalis na dapat siya ng kondo habang kausap ang dalaga sa cellphone, nang may marinig siyang pagsabog mula sa background nito. Kasabay ang malakas nitong pagdili at pagkaputol ng linya. Kaya bigla siyang sinalakay ng matinding takot. Nang makasakay siya ng kanyang sasakyan ay halos paliparin niya yon. Marating lang ang kinaroroonan ni Shin. Where are you, Shin? Bulong niya habang inililibot ang kanyang paningin sa paligid upang hanapin ito. Nang hindi niya ito makita, ay napahilamos na lamang siya ng kamay sa kanyang muka. Shin, nasaan ka na ba? Bulong niya. Dapat ay hindi na lamang niya ito hinayaang umuwi ng mag-isa. Dapat ay hindi niya ito tinalikuran at hinayaang umalis. Siguro kung pinigilan niya ito, hindi sana ito naipit sa ganong kadelikadong sitwasyon. Siguro, kasama niya ito at wala sa lugar na yon. Hero! Mabilis siyang napalingon nang marinig ang pamilyar na boses ng isang babae. Shin! Sambit niya sa pangalan ng dalaga. Nakatayo ito ilang hakbang layo sa kanya. Mula sa kanyang kinatatayuan ay mabilis niya itong nilapitan at mahigpit na ikinulong sa kanyang mga bisig. Ligtas ka! Akala ko kung ano nang nangyari sa'yo eh. Hindi na kasi kita makuhuntak matapos maputol ang linya ng tawag. Nalaglag ang phone ko sa taxi eh. Hindi ko na napulot nang bigla na lang ako hinatak ni manong driver palabas ng kotse. Paliwanag nito. Kumawala si Shin sa pagkakayakap niya at mataman siyang tinitigan. Bakit? Nagtataka niyang tanong rito. Wala lang. Ang itsura mo kasi parang nobyong hindi mapakali na ewan. Habang pinagmamasdan kita nung dumating ka kanina. Wika nito sabay tawa. Concerned lang ako sa'yo. Alam mo ba kung gaano kalakas ang tahip ng dibdib ko habang papunta ako rito? Habang nasa daan pinagdarasal ko na sana walang masamang nangyari sa'yo. Tapos nagawa mo pang tumawa sa kabila ng pag-aalala ko sa'yo. Hinawakan niya ito sa pisngi at marahang hinaplos yun. Habang titig na titig sa mga mata nito. Nang dumako ang mga mata niya sa labing nito ay walang pagdadalawang isip niyang tinawid ang espasyo sa pagitan nila. Agad namang tumugon si Shin. Muli niya itong ikinulong sa kanyang mga bisig nang pakawalan niya ang labi nito. Yung takot niyang baka basta na lang ito mawala sa kanya ay biglang naglaho na parabang isang bula. Alika na, umuwi na tayo, Han. Yaya niya rito. Inakbayan niya ito sa balikat at iginiya patungo sa kanyang kotse. Careful! Paalala niya rito ng akmang sasakay na ito matapos niyang buksan ang pinto sa side ng passenger seat. Nang makasakay na ito at masiguro niyang nakakabit na ang seatbelt, ay isinara na niya ang pinto at nagtungo sa kabilang side ng kotse at sumakay sa driver seat. Hero, salamat nga pala sa pagpunta dito para sa akin. Salamat din sa pag-alala. Na-appreciate ko yun ng sobra. Anang dalaga kaya napahinto siya sa pagkakabit ng seatbelt at nilingon ito. Hindi mo ko kailangang pasalamatan. Obligasyon kita at responsibilidad kong siguraduhin na maayos at ligtas ka. Ani at sabay ngiti.
Gumanti rin naman ito ng ngiti. Pero para bang disappointed ito sa kanyang sinabi. Parang may iba pa itong gustong marinig mula sa kanya. May sasabihin ka ba, Han, o itatanong? Tanong niya rito pero umiling ito at itinuo ng atensyon sa unahan ng sasakyan. Umuwi na tayo. Gusto ko na magpahinga. Sabi na lamang nito pero baka sa tono nitong pagkabigo. Okay. Tugon na lamang niya sa kabinuhay ang makina ng sasakyan at nag-drive pa uwi ng kondo. Pagdating nila Shin sa kondo ay agad itong dumiretso sa kanilang silid at tila hindi maganda ang mood kaya sinundan niya ito. Kasalukuyan itong hinuhubad ang suot nitong bisida nang pumasok siya at lapitan to. Hon, may problema ba? Tanong niya rito sabay pulupot ng kanyang mga braso sa bewang nito. Marahan niyang hinaplos ang tiyan nitong nakalantad habang hinahalik-halika ng balikat nito. Wala naman, ba't mo natanong? Tanong nito bago marahang humarap sa kanya. Nakangiti naman siyang umiling at sinakop ang labi nitong bahagyang nakaawang. Wala naman tong pagdadalawang isip na tumugon, sabay pulupot ng mga braso sa kanyang leeg. Siya naman ay hinapit ito sa bewang, palapit sa kanya, habang dinadama ang kakinisan ng likod nito. I love you, hero. Anas nito sa pagitan ng pagpapalitan nila ng mapupusok na halik. Humihingal niyang pinakawalan ng labi nito at pinakatitigan nito ng diretsyo sa mga mata. Say it again, honey. Utos niya rito na ikinakagat nito ng labi sa bayuko ng ulo. Mahal na yata kita, hero. Nauutal na sagot niya kaya kumunot ang kanyang noo. Say it exactly. Yung mismong sinabi mo bago yan. Anya. I love you, hero. Anito. Kaya seryoso niya itong tinitigan sa mga mata. Hinawakan niya ito sa baba at muling inangkin ang labi nito. Pagkatapos ay binuhat niya ito patungo sa kama at kinababawan. I love you too, honey. Anya rito. Muli niyang sinakop ang labi nito sa kaping nakawalan. Saglit siyang umalis sa ibabaw nito at hinubad ang kanyang mga saplot. Saka bumalik sa ibabaw nito. Saka isinakatuparan ang nais ng kanyang katawan. Kung dati ay inaangkin niya ito dahil sa kanyang pangangailangan bilang lalaki, ngayon naman ay inaangkin niya ito dahil sa pagmamahal na buong akala niya ay hindi na magkakaroon ng katugunan. I love you, honey. I love you so. Paulit-ulit niyang sambit habang inaangkin ang pinakamamahal na dalaga. I love you too, hon. Sagot ni Shin na hindi alam kung saan babaling ang ulo dahil sa kaligayahang nararamdaman. Labis naman ang kanyang saya sa sinabi ng dalaga. Kaya mas ginalingan pa niya ang pagpapaligaya rito. Makalipas ang ilang sandali, ay sabay na nilang narating ang rurok ng kaligayahan. Kauuwi lamang ni Shin mula sa grocery at papasok na sana sa loob ng kondo ng nobyo. Pero bigla siyang natigilan ang marinig na may kausap to. So, kamusta naman kayo ng dati mong empleyado? Magaling ba siya sa kama? Alam ba niyang ikaw ang nagpatanggal sa kanya sa trabaho? Rinig niyang tanong ng isang lalaki kaya kumunot ang kanyang noo. No, wala siyang alam sa mga pinagagawa ko. At huwag mo nang alamin kung magaling ba siya sa kama. Ang mahalaga sa akin ay akin na siya at kasama ko siya araw at gabi. And take note, bro, she loves me and I love her. Kaya itiko mo yung bibig mo. Baka bigla siyang dumating at marinig ka. Sabi naman ni Hiro. Hindi ako naniniwalang mahal mo talaga siya. Obsessed ka lang sa kanya. It's just obsession. Kasi kung mahal mo talaga siya, hindi mo gagamitin yung impluensya mo para matanggal siya sa trabaho. Para lang maging iyo siya. Maraming paraan para makuha ang isang babae na kagaya ni Shin. Pwede mo naman siyang ligawan at pagkatapos pakasalan mo. But you choose the wrong decision, bro. Wika ng lalaki. Oo na, bro. Obsessed na akong obsessed ako. Pero dati yun. Ngayon iba na kasi mahal na mahal ko siya. Saka bumabawi naman ako sa nagawa ko. And I don't want to lose her. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o magagalit sa kanyang mga narinig. Pero ang katotohanang niloko siya ni Hiro. Para lang makuha nito ay napakasakit para sa kanya. Hindi niya akalain na magagawa siya nitong ipatanggal sa trabaho. Para lang patulan niya ang alok nito, kapalit ng pera. Hindi niya akalain na ang isang Hiro de Silva ay obsessed sa kanya. Kaya pala inalok siya nito na makipag-live-in dito. Mula sa pagkakatayo sa harap ng pinto, ay nagdesisyon na siyang pumasok sa loob ng unit ni Hiro. Bit-bit ang kanyang mga pinamili.
Nagulat pa ang dalawa na makita siya. Kaya pilit siyang ngumiti at dumiretso sa kusina. Inilapag niya mga pinamili sa ibabaw ng mesa at saka naupo sa isang silya. Inis niyang sinabunutan ang kanyang sarili dahil kahit na nagawa siyang lokohin ni Hiro, ay mahal na mahal pa rin niya ito. Gusto niyang magalit rito. Gusto niya itong kamuhian pero ayaw makisama ng kalooban niya. Hon, bigla siyang napaangat ng tingin nang marinig ang boses ni Hiro. Mukhang may ideya na itong alam na niya ang totoo base sa ekspresyon ng mukha nito. Bakit mo nagawa yun, Hiro? Tanong niya rito habang pinipigilan na huwag maiyak sa harap nito. Humakbang ito palapit sa kanya at nang makarating sa tabi niya ay marahan itong lumuhod. Because I really like you. Dahil hindi mo ako makita. Masyado kang nakafocus sa mga nasa paligid mo lang. Ni hindi mo man lang ako mapansin. Alam mo ba? Lagi kitang pinagmamasan habang piping nagdarasal na sana kahit minsan, magkamali ka namang tumingin sa akin. But you didn't. Kaya gumawa ko ng paraan para matanggal ka sa trabaho mo. At pagkatapos ay, alukin kang ibenta ang katawan mo sa akin. Kahit isang gabi lang. And it happened. But believe me, ginawa ko lang naman ang lahat ng yun para makasama ka. Because I love you so much. Kaya please hon, patawarin mo na ako. Ilang beses siyang napahurap sa kanya mga narinig. Hindi niya alam na matagal na siyang gusto nito. Na matagal na siyang pinagmamasta nito. Madalang lang naman kasing mag-cross ang kanilang landas. Kaya wala siyang kaide-ideya na may gusto ito sa kanya. Sana sinabi mo na lang. Sana naglakas loob kang sabihin sa akin. Sana kumilos ka sa tamang paraan. Niloko mo ako eh. Pero ano pa nga bang magagawa ko? Nakuha mo na yung gusto mo. Hindi lang ang katawan ko, kung hindi pati na rin ang puso ko at buong pagkatao ko. Mahal na kita, Hiro. Pero... Saglit siyang huminto sa pagsasalita at tinitigan nito ng diretso sa mga mata. Pero ano, hon? Tanong nito na puno ng takot ang mga mata at halos maiyak na habang malungkot na nakatitig sa kanya. I need space para mag-isip-isip. Anya. What? No way! I won't let you go. If you need space, sige, bibigay ko. Pero dito ka lang sa bahay. Pangako, hindi kita guguluhin. Basta wag mo lang akong iwan. Please, hon. Pakiusap nito pero umiling siya. Space lang ang hinihingi ko para makapag-isip. Pero hindi ibig sabihin na iiwan na kita ng tuluyan. May gusto lang akong patunayan. At kung talagang mahal mo ako, ibibigay mo ang gusto ko. Anya habang pinupunasan ang luhang tumulo sa pisngi nito. Pagguway, tumayo na siya. At akmang tatalikuran na sana si Hiro. Pero natigilan siya sa sinabi nito. Fine! Kung iyan ang gusto mo, hindi na kita pipigilan. Gawin mong gusto mo at gagawin ko ang anumang magustuhan ko. Pagkasabi nun ay, iniwan na siya nito sa kitchen at padabog na lumabas ng kusina. Ito na nga ang may ginawa sa kanya pero ito pa ang galit. Space lang naman ang hinihingi niya rito pero hindi pa nito maibigay sa kanya. Makalipas ang ilang sandali ay, inis niya itong sinundan sa kanilang silid pero wala ito doon kaya patakbo siyang lumabas ng unit. Nakita niya itong sumakay ng elevator kaya tumakbo siya papunta ron. Kaya lang ay nagsara na yon. Bagsak ang mga balikat na bumalik siya sa unit at kinuha ang kanyang mga mahahalagang gamit. At pagkatapos nun ay umalis din agad. Kung hindi maintindihan ni Hiro ang gusto niya mangyari, siguro nga ay hindi sila nababagay sa isa't isa. Kaya magpapakalayo-layo na muna siya. 4 na buwan ang nakakalipas simula nang lumayo si Shin kay Hiro. Pero sa loob ng 4 na buong yon, ay hindi ito mawaglit kahit isang segundo sa isipan niya. Sa loob ng 4 na buwan, ay umasa siyang hahanapin siya nito at sasabihin kung gaano ito nangulila sa kanya at kung gaanong kamahal siya nito. Pero umasa lang siya sa wala. Siguro ay hindi na siya mahal nito. Baka nga may kapalit na siya agad-agad. Kung gugustuhin naman kasi nito na makita siya, ay kaya nitong gawa ng paraan. Dahil kahit papano ay maimpluwensya itong tao. Pero siguro nga, hanggang doon na lang sila. Marahas siyang bumuga ng hangin at tumanaw sa malawak na karagatan. Habang marahang hinahaplos ang kanyang tiyan. Huwag ka mag-alala, baby. Kahit na wala si Daddy, gagawin kong lahat para mapalaki ka ng maayos at mabigyan ng magandang kinabukasan.
Mahal na mahal kita. At mahal na mahal ko rin ang daddy mo. Pero siguro nga, hanggang dito na lang talaga kami. Pero masaya ako dahil kahit hindi kami nagkatuluyan, meron naman siyang iniwan na magandang alaala. Alaala ng pagmamahal namin sa isa't isa. Emosyonal niyang pagkausap sa maglilimang buwan na niyang tiyan. Sino mag-aakala na buntis siya nang umalis sa pader ni Hiro? Niwala man lang kasi siyang nararamdamang sintomas. Pero noong nag-isang buwan na ang kanyang tiyan ay unti-unti na siyang nakaramdam ng madalas na pagkahilo at pagsusuka. Mabuti na lang at mabait ang may-ari ng kanyang inuupahang rest house. Dahil ito ang nag-aasikaso sa kanya. Mula sa cravings niya at pagsama sa monthly check-up. Ganyan ba talaga kapag buntis? Napakaiyakin? Bahagya siyang natawa nang marinig ang boses ni Hiro. Mukhang pinaglalaroan na naman siya ng kanyang guni-guni. Marahan siyang humarap sa pinagmumula ng boses ni Hiro at pagkuway, malungkot na ngumiti. Parang totoong-totoo ka naman. Ang gwapo mo at mas lalo ka pang naging hot. I'm sure maraming mga kababaihan ang nagkakandara pa sa'yo. Siguro, napalitan mo na agad ako ng araw na umalis ako sa poder mo. Anya. Marahan siyang humakbang palapit rito at huminto sa mismong harapan nito. Tinitigan niya ito ng mabuti at pagkuway, napapikit ng marahan itong haplusin ang kanyang pisngi. Kahit kailan hindi ako tumingin sa iba. Ikaw lang ang babaeng gusto ko. Ikaw lang ang mahal ko. At ikaw lang ang nais kong pakasalan. Sobra kitang na-miss, hon. Pasensya na kung natagalan bago kita hinanap. Sambit nito. Ang sarap naman pakinggan. Sana, totoo ka na lang. Miss na kasi kita eh. Miss ko na ang mga yakap at halik mo. Ang mga paglalambing at pag-aalaga mo. Sana, narito ka na lang talaga. Sana hindi na lang kita iniwan. Kung alam ko lang na ganoon kasakit na iwan ng taong pinakamamahal ko, sana, hindi ko na lang ginawa yun. Umiiyak na wika niya. Napamulat siya ng kanyang mga mata nang maramdaman ang pagpunas nito ng luha sa kanyang pisngi at pagkuway ang mahigpit nitong yakap. Nandito na ako, Han. Huwag ka nang umiyak. Patawarin mo ko dahil hindi ko inunawa ang gusto mo at basta na lang kitang tinalikuran. Kung alam mo lang kung gaano kong pinagsisihan ng araw na iniwang kita sa kondo. Pero hinding-hindi ko pinagsisihan ang ginawa kong pagtanggal sa iyo sa trabaho. Kasi nang dahil dun ay nakasama kita. Natupad ang pangarap ko. At dahil din dun, naranasan ko na mahal ng isang kagaya mo. Kumawala siya sa pagkakayakap ni Hiro at sinapo ang mukha nito. Pagkuway, kinurot niya ito sa magkabilang pisngi. Han, masakit! Ano ba sa tingin mo yung ginagawa mo? Tutelyo, hindi mo ako imahinasyon kaya bitawan mo ng pisngi ko. Reklamo nito kaya napangiti siya. Totoo ka nga. Akala ko imahinasyon na naman kita eh. Pero kung totoo ka, bakit hindi mo yata ako ninanakawan ng halik ngayon? Tanong niya rito sa benguso. Yun lang ba? Tanong nito. Oo. Anya rito na ikinatawa nito ng mahina. Come here, my beautiful soon-to-be Mrs. De Silva. Bibigyan kita ng nag-aalam na halik. Ani Hiro sabay hapit sa kanyang bewang at puno ng pag-iingat na inilapit siya nito sa katawan nito at ibinigay ang gusto niyang halik. Napapangiti naman niyang ikinawit ang mga braso sa ling nito at buong pagmamahal na tinugon ang nag-aalam nitong halik. Nang pakawalan nito ang labi niya, agad siyang yumakap sa bewang nito at ganoon din ito. Ibig bang sabihin nito, Hanay, sasama ka na sa akin pabalik sa Manila? Tanong ni Hiro sa kanya habang magkayakap pa rin sila. Tiningala naman niya ito at marahang tumango bilang pagsagot. Kung nasan ka, naroon din kami ni Baby. Anya, kinuha niya ang kamay nito at ipinatong sa kanyang tiyan. Baby, meet your daddy. Kausap niya sa kanyang tiyan habang nakatingin kay Hiro. Bumitaw naman sa pagkakayakap sa kanya si Hiro at pumunta sa kanyang harapan sa kabahagyang lumuhod sa buhanginan. Hi baby, nice to meet you. I'm your daddy Hiro. Kausap nito sa kanyang tiyan habang marahang hinahaplos, kaya hindi niya mapigilang mapangiti habang pinagmamasdan to. Han, tawag pansin niya dito nang mapansin na luluha na ito. Tumingala naman ito sa kanya at pagkuway yumakap sa kanyang bewang bago idinikit ang tenga sa kanyang tiyan. Mahal ko kayo ni baby, sambit ni Hiro.
Mahal na mahal ka rin namin ni Baby, Daddy Hero. Anya, tumayo ito't mahigpit siyang nayakap, kaya gumanti rin siya ng mahigpit na yakap rito. Hindi ko naaalamin kung paano mo ako natuntun dito sa probinsya. Sigurado naman kasi akong ginamit mong impluensya mo. Anya, bago sila nagdesisyon maglakad-lakad sa beach, nagpatulong ako sa mga kaibigan ko. Actually, kasama ko silang pumunta rito. Kaya lang, nang makakita ng magagandang turista, eh yun, nagkanya-kanyang pulasan na. Anito kaya natawa na lamang siya. Mabuti, hindi ka sumama sa kanila. Anya pero nagkibit-balikat lang ito at ngumiti habang nakatutok ang paningin sa hindi kalayuan. Masaya na ako dahil may isang Shin sa buhay ko at kahit kailan hindi ko ipagpapalit kahit kanino. Kayo nang magiging anak natin ang kaligayahan ko at walang makakahigit doon. Lagi mong tatandaan yan, hmm? I love you more, Mr. Hero da Silva, my future husband. Nakangiting sa anya rito at muling ikinulong ang sarili sa mga bisig nito. Yung pangungulila niya rito sa loob ng ilang buwan ay biglang naglaho at napalitan ng sobrang kasiyahan. Wakas!